Purihin ng Diyos. Maraming maraming salamat, Sister Len, at sa lahat ng na sumusubaybay ng ating gawain na nandito. Salamat sa Panginoon. At naway ang Diyos ang siyang magpala sa atin sa bawat oras na magdaraan, lalo tigit sa pakikinig natin ng kanyang salita. So oras po na pakikinig ng salita ng Diyos. Sa oras na ito, sa inyong mga tahanan, alam ko na bawat isa ay may mga daladalang Biblia. Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of John chapter 8. John chapter 8 verses 31 to 35. Purihin ng Diyos. John chapter 8 verses 31 to 35. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. 31, "Then Jesus said to those Jews who believed him, 'If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.' They answered him, 'We are Abraham's descendants and have been in bondage to anyone, never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?' Jesus answered, 'Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but the Son abides forever.'" Verse 36, "Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Ulitin ko po sa verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Purihin ng Diyos. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa sa kanyang buhay, kapangyarihang salita. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa pagkakataong ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na totoo, Ikaw ang Diyos ng katotohanan, Panginoon. Nais namin patuloy malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng katotohanan ng gagaling sa iyong mga salita. Panginoon, samahan mo kami sa mga mensahe mo, O Diyos. Alam namin, O God, na may inihanda kang revelation, may inihanda kang mensahe, may inihanda kang mga salita sa aming mga buhay sa oras na ito. Pagtuloy mo kaming pangunahan, O Diyos. Unawa mo sa amin ang kalaliman ng iyong salita sa oras na ito. Mangusap ko sa iyong mga anak, O Diyos. Anuman ang aming kalagayan, O Diyos, alam ko, Panginoon, nandiyan ka para kami ay abutin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Nagkakatiwala namin sa iyo magdaraang oras at pinagkakatiwala namin sa iyo ang katagumpayan ng gawain ito, O Diyos. Tuloy mong gamitin ang yung lingkod, O God. I-anoint mo ang aking labi, ang aking isipan na aking puso at ma-deliver ang iyong salita ng may katagumpayan. Aming maraming salamat po, O Diyos. Higit sa lahat, pangalan mo ang higit na maluwalhati sa oras mo. Sa namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Glory, glory be to God. Hallelujah. So, naku ngayon tayo sa mensahe ng Panginoon. Last Sunday, tinalakay natin ang tungkol sa tinatawag na liwanag ng ating Panginoon, na kung saan tayo rin ay naliwanagan at naging liwanag para sa sanlibutan. Ngayon po ay darako tayo sa tinatawag na katotohanan ng gagaling sa ating Panginoong Kristo. Balikan natin yung teksto na binasa natin ngayong umaga sa John chapter 8 verse, simula po sa verse 31. Sabi dito, "Then Jesus said to those Jews who believe him, 'If you abide in my words, you are my disciples indeed.'" So, dito natin makikita sa bungad pa lamang ng mga talatang ito ang kinakausap ng ating Panginoong Kristo yung mga Hudyong naniwala sa kanya. So, nandun may mga Hudyo rin po naniwala sa ating Panginoon sa Kristo. After that, isang mga talata sinabi natin Panginoon sa Kristo sa mga Hudyo naniwala sa kanya, sabi rito, "If you abide in my word," ibig sabihin hindi lang sa naniwala ka, kundi kailangan manatili ka sa sinasabing salita ng ating Panginoon. No, "If you abide in my word, you are indeed
my disciples. So, may maituturing tayo, no? Tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tayo ay tinawag na mga alagad ng Diyos, pero ang kailangang isang bagay na importante na hindi natin makalimutan ay yung pag-abide, yung pag-remain, yung pag-reside doon sa salita ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay naniwala, tapos hindi rin tayo nagpatuloy, ay hindi, masasayang lang din po yung bagay na kung saan pinaniwalaan natin. Sabi rito, pagdating ko sa verse 32, kasi doon padukong po nung 31, and you shall know the truth. So, sino kinakausap na ating Panginoon si Kristo dito? Yung mga sumampalataya. You shall know the truth. So right after na ikaw ay manampalataya, kung titignan natin, kung susunod-sunod natin, step by step, after mong sumampalataya sa ating Panginoon, after mong maniwala sa ating Panginoon sa Kristo, dapat kang mag-abide sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. At sa pag ikaw ay na nag-abide sa salita ng Diyos, may tuturing kang tunay na lingkod ng Diyos at malalaman mo, patuloy mong malalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa atin. Okay? So, tignan natin, ano? True disciples, para makonsider the true disciples, dapat nag-abide ka sa word. So, isa pang sign na makikita natin sa true disciples na nag-abide sa word, dapat makita sa kanya yung resulta, no? Nakita sa atin yung resulta ng freedom from sin. Kasi pagka ikaw ay true disciples, kapag ikaw ay babad sa sinasabing salita ng Diyos, malalaman at malalaman mo ang katotohanan at definitely lalaya ka sa katotohanan. So yun po yung makita natin. So may relationship po pala yung truth sa tinatawag nating freedom, no? Pag nalaman mo yung totoo, nalaman mo yung katotohanan, nalaman mo yung truth, and that truth will set you free. Okay? Kaya minsan tayo, no, alam natin, bakit ba tayo in bondage? No? It is a result of a deception. Right? Pag-aaralan natin mamaya kung paano na-deceive ang unang tao na nag-cause sa bondage. And that bondage of sin ay tinatawag nating minana natin sa ating mga ninuno. No? Ipinanganak pa lang tayo, ipinanganak na tayo, ipinaglihi na tayo sa kasalanan. Kaya kahit anong gawin natin, pag pigil or pag suway sa kasalanan, hindi tayo makaalis. Tayo ay in bondage with sin. Okay? So, yun po. So, ang sinasabi ngayon ng salita ng Diyos na nabasa natin, kung gusto natin magkaroon ng freedom from sin, yung freedom from sin will be the result of what we call knowing the truth. Okay? Kaya tayo bondage ng sin kasi hindi natin alam ang katotohanan. Tayo ay bulag sa katotohanan. No? Sabi nga nung mensahe nung nakaraang linggo, ang sanlibutan ay napapalibutan ng kadiliman. Bakit? Sapagkat binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang kanilang mga mata. Ating mga mata, dati tayong nandoon sa sanlibutan, dati tayong bulag. Kaya dati tayo hindi natin nakikita ang katotohanan ng kaligtasan, katotohanan ng kaliwanagang galing kay Kristo. In other words, hindi natin kilala si Kristo, no? So, kung titingnan natin, alam naman ninyo ang John chapter 14 verse 6, no? Sino hindi nakakaalam sa talatang ito? John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." No, I am the way and the truth. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. So, siya ang katotohanan. Kaya nga, kung titignan natin yung sinasabi natin kanina, no, you shall know the truth and the truth shall set you free. At kung si Jesus yung truth, ang importanteng kailangan malalaman natin is
kung si Jesus yung truth, you shall know Jesus. Okay? You shall know Jesus, which is the truth. And Jesus, which is truth, shall set you free. So, yung katotohanan na kailangan nating makilala ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At yung katotohanan na ang ating Panginoon Jesucristo, siya rin yung magpapalaya sa atin sa kasalanan. Okay? So, yun po. So, siya po yung katotohanan na dapat malaman ng sanlibutan. No? Tandaan natin, importante na malaman at makilala siya ng sanlibutan. Kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, kung paano tayo, hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin kilala ang ating Panginoon sa Kristo, napalaya din tayo sa mga kasalanan ito dahil nalaman natin ang katotohanan. Okay? So, hatiin natin itong text na binabasa natin, yung you shall know the truth and the truth shall set you free. Unahin natin yung salitang you shall know the truth. Okay? You shall know the truth. Okay, pag sinabi nating truth, by definition, ibig sabihin ng truth, it is a body of a real things, real events, or facts. So, pag sinabi nating truth, yan yung actuality, reality. Ito yung totoo. No? Ito yung totoo. No? Anything na hindi actual is hindi real, ay masasabi natin hindi true. So, kung sabi, kung ano yung talaga nakikita, kung ano yung mga bagay na totoo, yun yung sinasabi natin. Okay, pero sabi nga natin, although yan ang totoo, pero mayroong responsable kaya hindi na ipakita yung totoo. No? Alam naman natin, yung unang tao sa pamamagitan ni Eva at Adan, they were being deceived. Sila po ay nadaya. At sila po ay bumagsak sa kasalanan sapagkat sila po ay nadaya. Ibig sabihin, alam nila yung totoo, pero imbis na yung totoo ang kanilang paniwalaan, mas pinili nilang sundin ang kasinungalingan. Mula sa katotohanan ng salita ng Diyos, mas pinili lang sumunod sa kasinungalingan ng Diablo. Okay, balikan po natin ang mga talatang yan sa aklat ng Genesis. Pero bago yan, tignan muna natin, how do we define the word deception? No, deception. Kasi sabi natin, ito yung totoo, pero we've been deceived by the enemy. Sabi, deception, ito based lang po ito sa dictionary, sabi dito, deception is the act or practice of deceiving. So that is lying, misleading, or otherwise hiding or distorting the truth. Okay. So when you say deceiving, may naka-incorporate yan na salitang pagsisinungaling. Okay, pag gusto mong manloko, kung gusto mong mag-deceive, kailangan huwag mong sabihin yung totoo. No? Huwag mong sabihin yung totoo. Yung sabihin, kaya ka na-deceive kasi hindi yung totoo ang pinaniwalaan mo. So, merong dyan na-incorporate na lie or misleading. Okay? Or, sabi nga natin, or hiding what is the truth or distorting what is the truth. Ito yung totoo pero dinistort. No? Dinistort ito ng kalaban. So, para mas maunawaan natin, balikan natin ang Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, yung fall of man starting verse 1 up to 5. Sabihin po natin na sabi rito, now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. Okay, so, ito po yung tinatawag nating serpent. He said to the woman, did God actually say that you shall not eat of any tree in the garden. Okay, sa Tagalog po, sinabi ba ng Diyos na hindi ninyo pwedeng kainin ang lahat ng bunga ng puno sa halamanan? Okay. No, sabihin, nire-recall ni ng serpent
yung salita ng Diyos. No? Pero hindi naman yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. At totoo ba na hindi nyo pwedeng kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy? No? Pero sumagot si Eva, the woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the garden." Pwede naman, hindi naman talaga binawal. Hindi, tama yung sinasabi mo na hindi namin pwedeng kainin. Pwede namin kainin. Except, no? But God said, "You shall not eat the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall touch it, lest you die." Pwede naman namin kainin ang lahat ng prutas o sa puno, lahat ng punong kahoy sa halaman namin, maliban sa punong ito na nasa gitna. Hindi namin pwedeng hawakan, hindi namin pwedeng kainin, or else kami ay mamamatay. Okay, so kinorek, maaaring kinorek ito ng woman kasi sabi lahat daw eh. Pero sinabi naman ng, dahil alam ng kalaban yung salita ng Diyos, ibig sabihin alam din ng babae kung ano yung utos ng Diyos. No? Very, very specific yung sinabi ng Diyos, alam din ng babae. Okay? So yun ang utos. Tandaan natin, isa lang yung utos na yan. Kaisa isang utos ng Diyos. Pero ano ang nangyari? Pagdating po sa verse 4, dito natin sinasabi, dito nag-start yung tinatawag na deception. No? Deception. Sabi dito, "But the serpent said to the woman, 'You will not surely die.'" Oops. "You will not surely die." Tapos sinundan pa niya ng salitang, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing God, knowing good and evil." So ano makikita natin dito? Andun yung panunukso, andun yung pag-i-entice. Hindi totoong mamamatay ka pag kinain mo yan. In fact, pag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka, mabubuksan ng iyong mata, no? Malalaman mo kung ano ang totoo at ang masama. So, andun yung pag-i-entice sa babae na sumuway sila doon sa pinag-uutos, kaysa isang utos ng Diyos. No? Pero sabi rito, "You will not surely die." Sabi ng Diyos, "You will surely die." Ang sabi ng kalaban, "You will not surely die." So, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Okay? So, tignan natin, sino ba ang dapat paniwalaan? Ano ba, sino ba dapat ang pinaniwalaan ng mga unang tao? Ang Diyos na lumalang sa kanila? O ang serpente na nagsasabing at naghihikayat sa kanya? No? Doon bumagsak ang tao, dahil alam naman natin sa mga sumusunod na talata ay nakita natin sila ay bumagsak sa tukso, sila ay bumagsak sa pagkakasala. Hindi lamang po si Eva, maging si Adan ay kumain din ng pinagbabawal na kainin ng ating Diyos. So ano makita natin dito? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ang Diyos o ang kalaban? Okay. So tignan natin po yun. No? Naniwala sila sa isang kasinungalingan. Okay, so kung babasahin natin ang Titus chapter 1 verse 2, kasi dapat bago ka maniwala sa isang alok, dapat isang bagay na dapat mong makita, sino ba yung nagsasalita? Sino ba yung nagsasabi sa atin para makita natin dapat nating paniwala? Sabi sa Titus chapter 1 verse 1 and 2, sabi rito, "Paul, a bondservant of God, an apostle of Jesus Christ, for the faith of those chosen of God and the knowledge of the truth which is according to godliness." Pagdating sa verse 2, "In the hope of eternal life, which God, who cannot lie," praise God, hallelujah, "God, who cannot lie, promised long years ago, but at the proper time manifested even His word." Ang gusto kong bigyan ng emphasis dito, na binibigyan ng description ni Pablo
ay ang Diyos na walang kakayanang magsinungaling. So he is the truth, no? Sa John 14:6, he is the truth. So wala siyang capability na magsinungaling dahil siya na mismo yung katotohanan. So kung ano makikita mo sa kanya, kung ano lahat na sasabihin niya, definitely lahat 'yon ay totoo. No, hindi tayo di-deceive ng Diyos, hindi tayo dadayain ng Panginoon dahil siya ang katotohanan. Isa pa pong talata sa Book of Numbers. No? Numbers chapter 23 sa verse 19. Ganito po sinasabi ng salita ng Diyos. God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. As he said, and will he not to do it? Or he has spoken and will not fulfill it. No? Sabi dito, he is not a man. Hindi siya tao na kayang magsinungaling. So ang tao, kung kaya magsinungaling, ang Diyos hindi. Hindi niya kayang magsinungaling. No? Kahit ano man yan, minsan ang katotohanan masakit. Ang katotohanan masakit. Pero ang katotohanan na yan ay patuloy pa rin nating matatagpuan sa Diyos. No? So, kung pipili tayo, minsan parang ang daling sabihin na dapat hindi ginawa ni Eva yun eh. Dapat sinunod niya ang Diyos. No? Minsan may mga ganun tayong judgment eh. No? Dapat sana hindi ganito, hindi tayo banned sa kasalanan kung mas pinili niya na sumunod sa Diyos kaysa sumuhay at hindi sana nagkasala. Pero tandaan natin kahit sa buhay natin ngayon, na maging tayo ay bumabagsak din sa tukso. Tayo rin ay bumabagsak sa deception ng kalaban. Napapaniwala tayo sa mga alok ng kalaban, sa alok ng sanlibutan ko, sa alok ng flesh. Okay? So tayo man ay bumabagsak at bumabagsak din. No? So ang gusto nating sabihin is dapat alam natin yung totoo. Kaya maraming tao, no, kahit tayo noon ay masasabi nating nandoon sa pagiging bulag, no, pagiging bulag sa hindi natin alam ang totoo. No? Tayo ay nananatili doon sa kasalanan at hindi tayo makaalis. Nandun tayo sa bondage ng kasalanan kasi mas pinili natin yung tayo ay ma-deceive. Paniwalaan yung mga bagay na hindi totoo. No? Parang sinasabi ni Satanas, sinasabi ng serpentes na hindi directly sinasabi, pero based doon sa salita ng serpente, sinungaling ang Diyos. No? You shall not die. No? Sabi ron, no? Hindi ka talaga mamamatay. No? You will not surely die. No? Sabihin, sinungaling ang Diyos, parang ganun ang sinasabi niya. Hindi totoong mamamatay ka. Okay? Parang pag sinabi ng deception, sinasabi mo na ikaw yung totoo kahit hindi. No? Yun yung salitang deception. Pinakikita mo na ikaw ang tama kahit hindi. So you are trying to deceive someone. Okay, so ganun ang ginawa sa mga unang tao. Na-deceive po sila. Dahil mas pinaniwalaan nila. They believe on the lie. Okay? Kahit sabihin mo minsan, may mga tama naman doon sa sinabi ng kalaban, parang half-truth. No? May mga sinasabi naman siya tama, meron din siya sinasabing mali. Pag sinabi niyo kasi yung half-truth, lie pa rin yun. No? Sinabi mo, tama naman doon kahit nasabihin mong 70% pang tama doon kung 30% ang mali. Doon ka pa rin madideceive. In fact, ang ginagamit pa nga sa atin ng kalaban para tayo madeceive, Word of God. Okay? Hindi nyo pwedeng sabihin na walang alam sa salita ng Diyos ang kalaban dahil nakita ninyo, totoo ba na sinabi ng Diyos? Ibig sabihin, alam niya kung ano sinabi ng Diyos sa tao. No? So, hindi sapat yung alam natin yung salita ng Diyos. Baka mas marami pang alam yung kalaban sa atin pagdating sa salita ng Diyos. Alala ninyo sa Matthew chapter 4 kung paano dineceive din. They tried to tempt, hindi deceive, dahil hindi na-deceive ang ating Panginoon Jesucristo. Tinempt pa lang, no? Tinempt, pero hindi siya na-deceive.
Tinukso, pero hindi siya naloko, hindi siya nagdaya ang ating Panginoon sa Kristo. Kung ang mga unang tao ay nagdaya ang ating Panginoon sa Kristo, ay tinukso din, pero hindi siya nadaya. Ginamitan din siya ng mga salita ng Diyos, pero hindi sila nagtagumpay. Dahil mas alam ng Diyos ang kabuuan ng salita ng ating Panginoon. So, siya mismo ang salita ng Diyos. Okay, so dito natin makikita, we are all prone to temptation. No? Pero dapat maging alerto tayo na yung temptation na yon ay, pag sinabi yung temptation, ini-entice tayo na gumawa ng masama at pwede nating paniwalaan kung ano yung sinasabi. So, minsan may mga temptation sa atin, may mga alok sa atin, ang kalaban na nagsasabi sa atin, wala namang masama. Hindi naman mali itong gagawin ko. So, minsan, sa mga ganong offer sa atin ng kalaban, pag hindi tayo naging aware, pag hindi tayo naging maingat, pwede tayong bumagsak. So di, umukuha lang ang kalaban ng opportunity, ng pagkakataong makapasok sa atin. Umukuha lang siya ng opportunity makapasok sa atin, pero hindi na dapat. Nung tayo bilang mga mananampalataya, pinalaya na sa kasalanan, pero may tendency pa ba tayong bumagsak sa, o maging bandage ng kasalanan? Pwede pa bang mangyayari sa atin yun? Okay. Basahin natin sa okay. So, 2 Corinthians chapter 11 2 Corinthians chapter 11 verses 3 and 4. Ang sabi dito, may bagay na parang alahanin or takot itong si Apostol Pablo nung sinabi niyang sa verse 3, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. Isahin ko po sa Tagalog para mas maunawaan natin. Sa Tagalog, ang sabi ko rito, ngunit nag-aalala kung baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. May tendency ba, no? Sabi ni Apostol Pablo, natatakot ako, nag-aalala ako na baka malason pa yung isipan ninyo. Yung tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, kung paano si Eva ay nanindang ng ahas. So yun din ang maaring gamitin ng kalaban para tayo ay malinlang. No? Kung paano nalinlang ang isang Eva, pwede rin malinlang ang isang mananampalataya. Sapagkat malugod namin o ninyong tinanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na pinangangaral na iba sa pinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. So, may mga instances din po kaya tayo pinag-iingat. No? Dahil hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay matibay na, matatag na, maalam na. No? Kung hindi tayo mag-iingat, may tendency rin po tayong bumagsak. Kaya, ito po yung paalala ni Apostol Pablo sa baka malaso ng inusipan. Ibig sabihin, hindi naman kagad tayo malilinlang ng kalaban. Hindi ganun kadali tayo malinlang, pero may tendency. Pero saan nagsisimula? Sa isipan. Sabi rito, baka malason ang inyong isipan. Hindi naman kagad kinain ni Eva yung prutas. No? Ang unang ginawa ng kalaban kay Eva is itinry na i-convince siya sa isipan pa lang na kapag kinain mo yan, hindi ka talaga mamamatay. In fact, mabubuksan ang iyong isipan sa tama at mali.
In fact, magiging tulad ka ng Diyos. So yun ang naglaro sa kanyang isipan. Nalason ang kanyang isipan at pumasok ang tinatawag na deception. So kung nangyari yon sa mga unang tao, pwedeng mangyari ito sa atin at maging sa mananampalataya bilang paalala ni Apostol Pablo. Pwedeng mangyari uli sa atin. Kaya dapat ingat po tayo. Hindi ho lahat tinatanggap natin, dapat pinag-aaralan natin mabuti. Hindi lahat ng naririnig natin ay tama. No? Maaring yan ay isang uri ng deception. Hindi lahat ng nababasa natin ay tama. At dapat maging andun yung ating pag-aaral, matinding pag-aaral. Okay? Hindi lahat ng nababasa natin sa social media ay dapat nating sinasang-ayunan. No? Hindi nakita may mga sinasabi ang social media tapos sabi niya say amen, amen ka naman. No? Amen ka rin. No? Hindi lang yun, sinishare mo pa. Minsan hindi mo pa alam kung ano talagang sinasabi doon pero may pananakot pang iba pag hindi mo sinare, di ba? Para bang andun yung may mga sumpa na mangyayari sa'yo. Parang gano'n, no? So, hindi tayo dapat nadideceive sa gano'n. Hindi tayo dapat naniniwala sa mga gano'n. Okay? So, hindi tayo basta napapasunod sa gano'n. So, minsan, dapat alamin muna natin kung ano ang talagang katotohanan. Ang hirap kasi ma-discern ngayon yung totoo sa mali. Kasi yung mali ngayon, parang totoo din. No? Para bang parang namimili ka, no? pag namili ka sa isang sa divisoria, yung original at yung fake, hindi mo na ma-distinguish kung ano yung tama at mali. Ang hirap i-discern. Okay? Kaya nga, salamat sa Diyos, no? Dahil nasa atin ang Espiritu ng ating Panginoon na ikatulong tayo sa pag-discern ng mga bagay. No? Na kailangan natin ng katulong, kailangan natin ng katuwang na magtuturo sa atin sa pag-discern ng mga bagay, ito ba ay tama at ito ba ay mali. Pinag-aralan natin for how many weeks yung tinatawag na Christian conscience, no? Para ma-discern natin, makapag-decide tayo, ito ba yung tama, ito ba yung mali na gagawin natin. Kasi may tendency tayo na magkamali. May tendency tayo na magkasala. May tendency tayo na makuso. May tendency tayo na madaya. Okay? So dapat nating mag-ingat. No, kaya magulat kayo, may mga dating Kristiyano, dating mananampalataya, dating lingkod. No? Pero magulat kayo, bakit iba na siya? Bakit sa iba't na siya? Okay? So, huwag tayong magtataka kasi pwedeng mangyari ang mga bagay na yun. Posibleng mangyari ang mga bagay na yun kung hindi tayo magiging aware. Okay? Tandaan natin, gaya ng sinasabi sa ang battle kasi, ang battle na unang ginagawa ng kalaban sa atin sa isipan. No? Kaya nga, pag dinisib tayo, unang-una sa isipan. Pag dinisib tayo, hindi naman magpapakita si Satanas na may buntot at may sungay dahil makita pa lang natin siya, kilala na natin, ay, si Satanas yan, ay, Diablo yan, ay, demonyo yan. Okay? Hindi ko susundin yan. Pero, tandaan natin, sa panahon ni Eva at Adan, siya ay pinakita niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng isang serpente, isang crafty, matalino at magandang anyong ahas. Okay, sabi nga ng banal na kasulatan na maging si Satanas ay kaya mag-anyo na bilang anghel ng liwanag, no? Sabihin, hindi talaga pwede, malak talaga ng possibility na madaya tayo. At yun yung kanyang aim, yun yung kanyang objective. Naparito siya para siyang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. No, pag natsyempuhan ka at ikaw ay open, pwede kang makakita siya ng opportunity sa iyo. Pwedeng balingan kanya at pwede kanyang dayain. No? So, yun po. Okay, so kita natin. Nakita natin ang Diyos bilang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Sabi ng Titus 1 verse 2.
sabi ng Book of Numbers, hindi siya tao na kayang magsinungaling. So, dapat siya ang pinili na sundin ng mga unang tao, hindi ang kalaban. Alam natin ang kalaban ang siyang mandaraya. Kung babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip, bitin ko puli, ang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan ito tumutukoy kay Satanas. No, binulag ang ating mga isipan, no? Hindi kaya tayo hindi sumasampalataya no, dahil bulag tayo. No, hindi tayo naliwanag, hindi pa tayo nakakita ng liwanag. Ang lahat ng dinakilala sa Panginoon sa Kristo is considered as bulag dahil binulag ng kalaban. Upang hindi niya makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo at na siyang larawan ng Diyos. So binulag. So, hindi nila makita ang Diyos. Hindi nila makita ang Diyos. Hindi nila makita ang liwanag ng ating Panginoon sa Kristo dahil sila ay binulag. Okay, at isa pa, sa John chapter 8 pa rin po, kung papanik lang tayo sa verse 44, sabi dito, you are of your father the devil. Kasi sinasabi dito ng mga Pariseo na ang kanilang ama ay si Abraham. No? Pero sabi rito, nahayagan ng ating Panginoon sa Kristo, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. He does not stand in the truth because there is no truth in him. Walang katotohanan sa kanya. When he lies, he speaks out of his own character. Pag siya ay nagsinungaling, yun na yung kanyang katauhan dahil siya po ay sinungaling at wala kayong hahanapin sa isang sinungaling kundi ang magsinungaling. For he is a liar and the father of lies. So this is how Jesus describes the devil. Okay? So yun yung devil, tunay na sinungaling. Kung ang Diyos hindi marunong magsinungaling, ang kalaban o ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. So ngayon, tayo mag-isip. Every time na merong ino-offer sa atin ang kalaban, sino ang dapat nating paniwalaan? Ang Diyos ba na hindi marunong magsinungaling? O ang kalaban o ang demonyo na tinuturing na ama ng kasinungaling? Okay? So, tayo binaman na ng palataya, alam natin, kilala na natin ang ating Panginoon sa Kristo. At hindi na tayo dapat madaya pa. Kaya alam, may mga instances din kasi nakikita rin natin ang sanlibutan. Sabi nga natin kanina, no, ang sanlibutan ay binulag na ng Diyos ang kanilang isipan, yung mga hindi sumasampalataya, yung mga unbeliever, yung kanilang isipan ay bulag sa kasamaan. No? Bulag dahil binulag ng Diyos ang sanlibutan nito. Paano nila malalaman ang katotohanan, no? Kung hindi natin sila, kundi natin nila sa atin sasabihin ang katotohanan na walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Ay bilang mananampalataya, yes, nakakakita na ako. Dati akong bulag, pero nakakakita natin. Dati ako nandun sa kadiliman, pero dinala ako sa kaliwanagan. Then what? Babalik pa rin tayo doon sa mensahe ng pag-abot doon sa mga hindi pa nakakilala. Wala ba tayong kahabagan? No? Naalala ko nung tinuro ni Sister Kat ito, yung kahabagan ng Diyos, dapat yun din yung kahabagan. Di ba tayo nahabag sa isang bulag na laging nadadapa, laging bumabagsak, at hindi alam kung saan pupunta. No, kung may umakay man sa kanila, ay kapwa nila bulag at pareho silang nauukulong sa tubig. Hindi ba tayo naawa sa samantalang tayo, nasa liwanag, alam natin ang salita ng Diyos na every time na lumalakad tayo, nakikita natin yung dinadaanan natin. Pero papaano yung mga taong ito? Kailangan din nila ng liwanag. Kailangan din nila ng katotohanan
katotohanan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Okay, so importante po sa sinasabi natin, paniwalaan natin si Kristo. We have to believe in Jesus. Believe in Jesus. In fact, talagang sinasabi, no? Doon sa discussion sa John chapter 8, kung babasahin yung kabuuan ng John chapter 8, sa mga ilang talatang sinasabi dito, direct ang sinasabi ng mga Pariseo sa ating Panginoon sa Kristo na yung kanyang testimony ay kasinungalingan, ay hindi totoo. No? Kung babasahin natin yung John chapter 8, hindi raw totoo yung kanyang testimony, yung testimony niya tungkol sa kanyang sarili. Okay? Sabi dito, sa John chapter 8, pagdating sa verse 13, sabi dito, so the Pharisees said to him, you are testifying about your testifying about yourself. Your testimony is not true. Yun yung paratang sa kanya ng mga Pariseo. Your testimony is not true. Dahil hindi sila naniniwala kay Kristo. Naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila sa kautosan, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. Na anak ng bilang anak ng Diyos, sinugo ng Diyos sa sanlibutan. So, hindi nila ito pinaniniwalaan. So hindi sila makakalaya, never sila makakalaya kapag hindi nila kilala ang ating Panginoon sa Kristo. Isang importante, kung gusto mo ng kalayaan, kailangan makilala mo si Kristo. Kailangan mo manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At kung sino man sa inyo yung may mga kasalanan na sabi natin under bandage na susunod na natin tanggalin, maring may ilan sa inyo na kinig, mananampalataya man o hindi, pero may mga kasalanan pa na kung saan under bandage pa rin. No? Talagang iniiwasan na nila, maaaring ito ay form na sigarilyo, ano ka naman sigarilyo, pero natetemp pa rin ako, marating pa rin yung time, natutokso pa rin ako. Doon yung maaaring alak, maaaring sugal, o maaaring iba't ibang klase ng panigala, no? Ng kasalanan. Ang kailangan natin maintindihan, para tayo ay ganap na lumaya, kailangan nating manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi sa alok ng kalaban. Alok ng kalaban, minsan temporary, yes, masarap yan. Temporary. Pero ang end result niyan, ang end point niyan is mahook tayo sa pagkakasala. No? So, yun po. So, importante po na malaman natin ang katotohanan. You shall know the truth. Kailangan, importante at dapat malaman natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. We have to believe in Jesus. No? Isang hindi sapat yung ma-realize mo na makasalanan ka. Dapat pa rin natin magtiwala, dapat pa rin natin maniwala na na-realize ko na may kasalanan ako, na-realize ko na mali ako. Pero kailangan ko si Kristo na siyang magpapalaya sa akin sa mga kasalanan na ito. Okay? So dapat natin, yun yung purpose ng Diyos, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang sino man sa kanya ay sumampalataya, maniwala. No? Dahil sa paniniwala, bumagsak ang tao dahil sa paniniwala ng unang tao sa kalaban. Pero iligtas ngayon ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, na sino naman ang sa kanya'y sumampalataya. So, andun pa rin yung paniniwala. Pero hindi na paniniwala sa kalaban, kailangan maputol na yon, kundi paniniwala na sa ating Panginoon sa Kristo. So, yun yung kulang sa mga Pariseo. Bagamat alam nila ang salita, alam nila ang kautusan, pero hindi sila naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. So, dito natin makikita rin na ganun ka-importante na makilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, ating panampalatayanan. Okay?
Sa ikalawang bahagi ng ating itinuturo tungkol sa we shall know the truth, kailangan natin malaman ang katotohanan, and the truth shall make you free. And the truth shall make you free. Tuloy po natin yung pagbasa natin sa ating teksto sa umagang ito. Balikan natin yung John chapter 8, verse 31. Sabi sa verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pero sumagot pa rin itong mga Pariseo. Sabi dito, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Okay? Kami ay lahi ni Abraham, no? At hindi kami kailanman naalipin minuman. So, hindi ba sila naalipin? Kung babasahin natin ang kasulatan ng mga Israelita ba ay kailanman hindi naalipin. Okay? Kilala natin ang mga Assyrians, kilala natin ang mga Babylonians, ang maging ang Romans, di ba? Kung paano sila naalipin. Pero sinasabi dito, hindi sila, no? Sabi, dinideny nila na sila naalipin. Kaya minsan tayo rin, bilang mananampalataya or bilang tao, kaya hindi tayo makalaya sa isang bagay, sa isang kasalanan, kasi hindi natin kinukonsider na kasalanan to. Gustong-gusto ng Diyos na tanggalin yung kasalanan na yan sa atin. Hindi natin maisuko. Bakit? Hindi naman masama yan. Itiram mo na sa akin yan. Diba? Kaya minsan tayo yung in bondage pa rin tayo, kahit Kristiyano na tayo, minsan in bondage pa rin tayo in other forms. Na ibig sabihin, gumagawa ang paraan ng Diyos para makita natin na iparealize atin ang kasalanan yan. Para iparealize natin na mali yan. At hindi na dapat ginagawa bilang Kristiyano. No, pinaparealize, gumagawa ang paraan ng Diyos para mangyari mo. Pero pilit pa rin natin hinahawakan at pilit pa rin tayong nasa kanikala nito. Pag sinabi niyo kasi yung bondage, no? Pag sinabi niyo yung bondage, kayo po ay nakakonfine na doon. No? Hindi kayo makalabas. No? Hindi kayo makalaya. Wala kayong kalayaan. Sabihin, nakakulong kayo doon. No? Kahit anong gawin ninyo, gagawin at gagawin nyo yun kasi nandun kayo. Maaring may mga ilan sa atin kinukonsider na hindi naman kasi masama yung gawa, yung alok ng social media. Simple lang, siguro kasi lahat naman tayo ay prone dito at lahat tayo ay masasabi nating gumagamit nito. Social media. Pero pagka sinabi nating under bandage tayo, pag sinasabi natin under bandage, ibig sabihin, walang pinagkaiba yan sa addiction. No? Para bang hindi naman masamang magbukas ng Facebook, hindi naman masamang magbukas ng social media. Pero pag sinabi nating addiction, yun yung walang oras, walang minuto na hindi mo siya bubuksan. No? Yun yung sinasabi natin, ibaling maiwan ko yung Bible ko, huwag ko lang maiwan yung cellphone ko. No? Yung bang oras, ganong oras ang iginugugol natin sa social media or even sa panonood, simpleng panonood ng TV. Ganong oras ang baka simula na binuksan mo yan sa umaga hanggang gabi, talagang walang patayan yan. No? Talagang nakahuka na yan. No? Okay? Another thing is yung gaming. Walang masama sa gaming. Walang masama. Pero tignan ninyo, kayo ba ay masasabi ninyong, kailan nyo masasabing nagiging masama na siya? Kayo ang sumagot niyan. Kailan niyo siya masasabing masama na yung gaming, yung mga laro, yung mga ML, yung mga Minecraft, yung mga kasi naalala ko nung kabataan ko ang laro namin sa computer yung mga Pac-Man.
Okay, pero talagang na-hook din po ako dyan. Simpleng Pac-Man lang, no? Kasi kailangan naming maghulog ng coins para lang makalaro nun. At halos ilang oras yung ginugugol ko doon. At pag wala talaga akong pera, talagang dumadating din po na natututo akong mangupit para lang makakuha ng pera. Sabihin, ganun ako ka-addict pagdating lang sa simpleng gaming ng gaming noong araw. Okay? But even gambling, no? Talagang ako po bilang patotoo, ako po ay lumaki sa sugal dahil yung ang buong pamilya po namin ay talagang yun yung term na sugarol. Okay, so na-imagine ko lang, siguro na, alala ko lang siya. Kasi may mga pagkakataon na maging yung bahay namin ay nagmukhang kasino. No, may yung first floor, may second floor. No? Ibig sabihin, magdamag yun. Magdamag yun. Hindi kami nagpugutom. Hindi na kami umaalis nun para kumain. Doon na kami kumakain. No? Papabili na lang kami. May mga runner kami. Papabili na lang kami para kami ang kumain. Pero walang kumpay na pagsusugal. Okay? Hanggang sa dumating yung time na ayaw mo na, pero uuwi ka sa bahay, na yung bahay mo ay parang sino na rin, hindi po pwedeng hindi ka maglalaro. Okay? So dumaan po kami sa ganon. No? So wala kaming mga patay na kinalalampas. Sabihin, dahil sa mga patay, nagiging legal yung mga tinatawag na kasugalan. Sinasabi ko ito bilang patotoo dahil ako rin po ay nanggaling sa ganyang kasalanan. Pero salamat sa Diyos, pihan ng Diyos, dahil sa duwanag ng ating Panginoon sa Kristo, dahil sa katotohanan ng kanyang salita, God, make me free. Pinalaya ako sa kasalanan mo. So maaaring ilan sa atin ay nandoon pa rin sa ganung klase ng kasalanan. Hindi tayo kayang baguhin ang ating mga magulang. Kahit anong disiplina, parusa, hindi tayo kayang baguhin ng relihiyon, no? Kahit ilang panalangin yung sabihin, bigkasin natin ay andun pa rin. Hindi tayo kayang baguhin ng kulungan. Sabi, pagka nakulong yan at sigurado madadalaya, tayo kayang baguhin ng mga resolutions, New Year's resolutions o ano pa man. No? Ang kailangan natin para mapabago tayo, kailangan natin makilala si Kristo. Si Kristo na katutunay na katotohanan. Siya ang katotohanan ng buhay. Siya ang tanging daan ng kaligtasan, tanging daan ng pagbabagong buhay. Walang ibang kayang magbago sa atin, kundi ang Diyos. Walang iba, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Marami mga tao ang hook sa iba't ibang klase ng bisyo, iba't ibang klase ng even pornography, sex, no? Talagang tali. No? Ang tanging makakapag-alis lang ng panikala na yan ay ang ating Panginoon sa Kristo. Susuko lang natin yung ating buhay sa ating Diyos. Tuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Okay? So, dito natin makikita yung tinatawag na bandage of sin. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi kami, sabi, balikan natin yung binasa natin, hindi kami kailanman. We have never been in bondage to anyone. Kaya sagot natin po sa Kristo sa verse 34, Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin." Sin naman ang magkasala ay nagiging alipin ng kasalanan. Nagiging alipin tayo ng kasalanan. So, kaya hindi natin kailangan natin maiwasang magkasala dahil ang purpose ng kalaban is maging bandage tayo niyan. No? Maging bandage tayo niyan. Kahit ayaw na natin, minsan na-offer sa atin, uy, masarap, maganda, na-enjoy ko.
Pero pag dumating yung time, ayaw mo na, hindi ka na makakaalis diyan. Hindi ka na makakaalis diyan. Okay? Dahil hawak na tayo ng kalaban. Okay? So, ang sabi dito, and the slave does not abide in a house forever, but a son abides forever. Kaya sinasabi natin, dapat tayong sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil kailangan natin ang Panginoon Jesucristo na dapat pang sampalatayanan. Sabi dito, therefore, if a son makes you free, you shall be free. Hindi. Pag pinalaya ka ng anak, siguradong malaya ka na. Sabi, tumutukoy, walang iba kundi sa ating Panginoon. So, sino yung tunay na magpapalaya sa atin? Walang tunay na makapagpalaya sa atin maliban sa ating Panginoon. So, siya lang ang may kakayanang palayain tayo sa laki o mga bagay na meron tayo no, na hindi natin kayaan. Tandaan natin, maaaring kilala muna natin ang ating Panginoon sa Kristo, pero dapat pa natin higit na makilala. No? Kailangan natin patuloy at patuloy. So sabi nga rito, you have to abide in His Word. No? That every time na lumalapit tayo, every time nag-abide tayo sa Kanyang salita, nasa proseso tayo ng pagbabago. No, maaaring may ilang bahagi sa atin na napalaya na tayo sa salanang ito, pero may ilang bahagi sa ating sarili na hindi pa ganap na pinalalaya. No? So, kailangan na lang nating isuko. Kailangan lang nating i-admit. No? Na kailangan nating aminin sa sarili natin, uy, mali pala ito, uy, kasalanan pala ito, ito pala ay dapat na isuko ko rin sa Panginoon. At Lord, palayain mo rin ako. Panginoon, pinalaya mo na ako sa pagsusugal, pinalaya mo na ako sa paninigarilyo, pinalaya mo na ako sa pag-inom ng alak, pinalaya mo na sa maraming bisyo. Pero ito, meron pa, titira. Huwag mo nang itago yan. No? Huwag mo nang itago yan. Ibigay mo na sa ating Panginoon. Ito yung oras para patuloy natin ibigay sa ating Panginoon. No? Kahit yung mga taong nakikinig sa atin sa oras na ito na maring ngayon lang nakatunghay at napanood lang tayo at kaminsahin ng salita ng Diyos ay maring nangungusap sa iyo. No? Isipin natin, wala tayong kakayanang baguhin yung sarili natin. Wala tayong kakayanang palayain yung sarili natin sa mga kasalanan. Eh. Nadaya lang tayo. Tayo ay nadisib lang ng kalaban. At maaring kinagat natin yung tukso, yung kain ng kalaban, kaya hindi na tayo makaalis dito. Kung nagnanais mo ng tunay na kalayaan, hindi mo makita sa ibang tao, hindi mo makita sa pamilya mo, hindi mo makita sa gobyerno, sa simbahan, hindi mo makita sa kung ano paman, kay Kristo mo lang siya malalaman. If the Son makes you free, you shall be free indeed. Kaya kang palayain ang ating Panginoon sa Kristo. Kailangan mo lang ay ganap, sumampalataya sa Kanya. Aminin sa sarili mo, ako ay makasalanan. Aminin sa sarili mo na ikaw ay kapos sa pamantayan ng Diyos. Maraming pagkakataon, dinisib tayo ng kalaban. Ang deception na ginagawa ng kalaban sa atin. Para ako maligtas, kailangan gumawa ka ng mabuti. Ligtas ka. Dapat mas maraming ginawa mong mabuti kaysa sa ginawa mong masama. Parang matatakpan na ng mabuti yung masama. Pero hindi po yun. Sinungalingan po yun. No? Alam natin, ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay nagdudulot ng tinatawag na kamatayan. Maliit o malaking kasalanan. Hindi pa nag-iusapan dito na ikaw ay kriminal kaya mapupunta sa impyerno at kung nang umit ka lang ay makakapunta ka sa langit. Hindi ganoon ang basihan ng kaligtasan. No? Ang basihan ng kaligtasan, lahat tayo ay nagkasala. Pag sinabi nagkasala, pinanganak pa lang tayo, makasalanan na tayo dahil hindi tayo umaabot dun sa standard ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos.
pamantayan ng Diyos para maligtas. Kaya walang taong magsasabing, ligtas ako. At pwede nilang ipagmalaki yung kanilang sarili. Ligtas ako kasi marami ako natulungan, marami akong ginawang kabutihan. Eh, hindi yun. Isun ay isang napakalaking kasinungalingan. Ang katulay na sinasabi natin katotohanan ng salita ng Diyos. Maliligtas lang tayo sa pamagitan ng pananampalataya natin sa anak na sinugo ng Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, yun po. Kailangan natin si Kristo. At sa ating pagtatapos, basahin po natin sa ating mga banal na kasulatan sa Book of Romans chapter 6. Okay, sa Romans chapter 6 verse 20 to 23. Sabi dito, "For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at the time from the things which you have now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin," but now that you have been set free from sin and you become slaves of God. Become slaves of God. So paano tayo magiging free from sin? Okay, you have to become slaves of God. Kita nyo rito. Dati, slave tayo ng kasalanan. Dati, alipin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, kung gusto nyo maging malaya sa kasalanan, dapat tayo maging alipin ng Diyos. So sa Diyos tayo ganap na magpaalipin. Isuko natin sa Diyos ang ating buhay. Isuko natin sa Kanya. At ano magiging resulta pag tayo ay naging slaves of God? Sabi rito, "The fruit you get leads to sanctification and its ends eternal life." Okay? So saan natin makukuha ang kaligtasan? Paglaya sa kasalanan at pagiging alipin ng Diyos. At dito natin makita yung proseso ng sanctification para tayo ay makapagtamo ng eternal life. Pagdating sa verse 23, pinakamagandang sinabi ng Diyos sa verse 23, sabi ito, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yes, dati akong nasa kasalanan. At dahil ako'y nasa kasalanan, ako ay nakapila sa tinatawag na kamatayan. Pero salamat sa Diyos sa regalo niya sa atin. No? Free gift. No? Inio-offer ito sa lahat, hindi lang sa akin. Kung tinanggap ko man ito, pwede mo rin siyang tanggapin. Pwede itong, kung itong mga bagay na ito ino-offer sa iyo ng Diyos, huwag ka na magdalawang isip. Dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos. Totoo ang Diyos sa sinasabi niya at tapat siya sa kanyang pangako. Free gift ito kapag tinanggap natin ng kaloob na ito. Buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Tatanggapin natin na tayo ang kasalanan. Kailangan nating manampalataya sa ating Panginoong Jesus Kristo. At papahayag natin ang mga kasalanan na yan. Tayo ay palalayain ni Kristo. Tayo ay palalayain sa kanyang mga kasalanan. Inalo niya na ang kasalanan, nagapi niya na ang kamatayan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanya, sa pamamagitan din niya. Okay? So, sa oras na ito, nangyari na minsan na nadaya ang unang tao. Nangyari na rin minsan na nadaya tayo ng kalaban. Maraming mga bagay na inilagay sa ating isipan, na sinasabi sa ating isipan na kailangan mo ang pera dahil ang pera ang tunay na magiging aligayahan mo
Yun yung mga naglalaro sa isip natin, kaya ang focus natin wala sa Diyos, nasa pera, dahil pag may pera ka, masaya ka. Pero maraming mga mayayaman ang nagte-testify na hindi sa pera, hindi sa kayamanan, dahil nagkaroon na sila rito pero wala rin silang kapayapaan. So ang kailangan natin hindi pera, kailangan natin si Kristo. At kung ikaw man nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo, huwag mong hayaan na muli kang madaya ng kalaban. Kailangan natin, para hindi tayo madaya, mas maging malapit pa tayo sa ating Panginoon sa Kristo. O ikaw ay nananalangin, ko ikaw nagbabasa ng mananakasulatan, siguro mas kailangan natin doblehin, triplehin. No? Lahat ng Bible study, kung may oras ka rin lang, atinan mo. No? Sabihin, ganun ka dapat, maging kauhaw. No? Kesa dun sa mga bagay na tingin mong maaaring magpalayo sa'yo sa Diyos, doon ka na sa mga bagay na maaaring mas lalo magwalapit sa'yo sa Diyos. Every time na lumalapit ka sa Diyos, no, nalilinis tayo, nababago tayo, natatransform tayo. Yun yung tunay na alagad ni Kristo. Dapat ang tunay na alagad ni Kristo, ang tunay na Kristiyano, dapat nakita yung tinatawag na transformation. Dapat tayong nababago. Habang lumalapit tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng transformation. Magiging kamukha natin ang ating Panginoon. Yung liwanag ni Kristo ay suma sa atin. Okay. So kung meron pa rin tayong kailangan isuko sa Diyos, huwag na tayong maghintay ng bukas, huwag na tayong maghintay ng kung ano pa man. No? Hingi tayo ng deliverance sa ating Diyos. Hallelujah. At hindi lang din sa atin, tandaan natin, muli kong bibitawan yung salita, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Marami ang nangangailangan ng katotohanan ito. Baka nakakalimutan mo ang pamilya mo, ang kaibigan mo, ang kasamahan mo sa trabaho, kakilala mo, lahat ng mga taong alam mong hindi nakakilala sa Panginoon, mga taong binulag ng sanlibutan ito, mga taong nasa tanikala ng kasalanan at naghahanap ng kapayapaan, makakailangan nating ipakilala si Kristo, ang katotohanan, ang tanging daan, at ang buhay. Huwag nating hintayin dumating yung time na sila ay nasa impyerno. Sinasabi nilang hindi nila nakilala. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong nakilala si Kristo. At maaring meron tayong pagkakataon hindi natin pinagkaloob sa kanila. Ito yung time na kung saan share natin ang gospel. I-share natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung di man nila tanggapin, at least na i-share natin. No? Sabi nga, ang ginagawa lang naman natin, tayo nagtatanim. Paano sila makakakilala kung hindi sila makapakikinig? Paano sila makapakinig kung wala silang marinig na pangangaral? Kailangan natin ipangaral ang katotohanan. Double time ang kalaban sa pag-deceive ng tao. Dapat din tayo mag-double time at triple time pa para sabihin naman kung ano ang katotohanan. Purihin po ang ating Panginoon sa oras pong ito. Alam ko na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. At sa oras na ito, inaanyayahan ko ang lahat na dumulog sa panalangin. Yes, O God, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Glory, glory be to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sapagkat nalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan niya nung siyang nagpalaya sa amin. Tulungan mo kami na ganap kaming lumaya, O Diyos, kung meron kaming nakikitang mga karumihan, kasalanan sa aming mga buhay, mga kasalanan hindi ay susuko, O Diyos, mga kasalanan hindi namin alam na kasalanan, O God. Tuloy mo ipahayag ito, O God, na patuloy namin maisuko ang mga bagay na ito. Gawin mo kaming ganap, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyo, Diyos.
Hallelujah. Sa oras na ito, maaring ilan sa inyo ay ngayon pa lang nakapakinig ng mga ganitong pangangaral ng salita ng Diyos. Maaring hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoon sa Kristo bilang iyong tagapagligtas. Narinig mo ang salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, siya lang ang tanging daan, ang buhay, ang katotohanan. Walang ibang daan. Diretsong sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, no one comes to the Father except by me sa pamamagitan ng ni Kristo. So, kailangan mo si Kristo sa oras na ito. Ano man yung mga kasalanan meron ka, handa niyang patawarin, handa niyang linisin. Hindi man ito mapatawad ng kapwang Diyos. Gaano man kalaki ang kasalanan. Sa oras na ito, umapit ko sa Panginoon, tanggapin mo, na ikaw ay makasalanan, at tanggapin mo rin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sinabi niya, kung sino man sa kanya ay sasampalataya, eh, hindi makapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang masaganang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Panginoon at sa iyong pananalangin, tanggapin mo ang Panginoong Yesu Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, sa oras na ito, niniwala ako, Diyos, sino man makapakinig ng salitang ito, Diyos. Ikaw ang patuloy na gagalaw, ikaw ang patuloy na sasagot ng kanyang panalangin. Salamat at Panginoon sa iyong habag, sa iyong grasya, O God. Napakalawak, O Diyos. Walang limitasyon, O God. Hinahal mo ang sanlibutan, O God. Hallelujah. At sino man yung mga taong ito na kandang tumanggap, sila man ay tatanggap ng buhay na walang hindi. Salamat po, O Diyos. Sa mga mana ng palatayang, nakikinig at katunghay sa amin, O Diyos. Nalangin po, O God, na huwag na kaming madaya ng kalaban, O Diyos. Tulungan mo kaming maging aware, maging awake, maging conscious, O God. Tulungan mo kaming maging babad sa iyong mga salita. Ipita namin ang katotohanan ng iyong salita. Kung liwanag dito sa aming buhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin namin, O God, hallelujah, anuman yung mga bagay pa, O God, na nagiging panikala sa amin, O God, hallelujah, na nalagay sa amin ng maraming oras ng addiction sa anumang mga bagay na ito, God. Ganap po kami palayaan sa ito, Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. And po, God, ikaw ay Diyos na nakikinig at sumasagot sa lahat ng panalangin. Salamat po, Panginoon. At kaya mo ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Maparangalan ka, O Diyos. Maibalik namin sa lahat ng papuri ko sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samod na langin. Amen and amen. Good night.